Mamin po si Erwin Tulfo na nagpa-appointment, tinanggap niya yung appointment at sila po ay nag-usap no nito ni Leni, ni Doktora Attorney LENI ROBREDO. Kaya po dahil po diyan, isa lang po topic natin no. Nananawagan po kami no sa siguro nasa likod ko po yung 31 million. Siguro mayroong mga 1 million na supporter to si Erwin na sa kanya lang no. Nananawagan po kami na kung hindi mo po kaya yung DSWD secretary, pagiging secretary ng DSWD, na hindi ka tutulong, hindi ka hihingi ng tulong sa mga NGO, lalong-lalo na po sa isang tao na hanggang sa kasalukuyan ay nagbibintang na siya ay nadaya, hindi nagkukonsid, at hindi man lang humihingi ng patawad sa kanyang akusasyon sa ating mahal na Pangulo, eh mag-resign ka na, Secretary Erwin Tulfo, no? Kasi ito po ay insulto. Napakalaki pong insulto sa aming mga sumuporta, bumoto, pumila ng kampanya, no? Nakipag-bardagulan sa mga patuloy na lumalaban sa pamahalaan. Tapos okay, ano po ba ang nangyari, no? Okay. Anuhin lang po natin. Actually, kagabi yata o nung isang araw o kahapon, ang sabi ko po, no, kahapon, last na natin natatalakayin yung tungkol po sa DSWD at kay Erwin Tulfo. Kasi sa totoo lang po, eh parang alam naman natin na ginagamit lang ni Leni yung DSWD, no? Tapos parang naisahan naman si ayoko pong sabihin noon kasi dalawa po yung sinasabi, di ba? Nagsasabi po yung mga vlogger, particular si TP tsaka to si lagi ko nakakalimutan yung isang vlogger na Mark Magno ba yun? Mark, ano bang pangalan ng vlogger na yun na dito lang po sa ano sa Twitter ko nakikita. Mark Lopez, yon si Mark Lopez. Sila po yung nagtatanggol sa inyo, Secretary Tulfo, eh. 'Di ba? Sila yung nagsasabi na kayo ay hindi nyo alam, no? Kasi hindi po katanggap-tanggap muna sa amin na ang pakikipagpulong ninyo. Kung hindi nyo po kilala si Leni Robredo, tulog po ba tayo nung sa loob ng 6 na taon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte? Tulog po ba tayo, Secretary Erwin Tulfo, nung panahon ng kampanya? Huwag na po yung 6 na taon ni Duterte. Baka hindi naman kayo supporter ni Duterte. Yung pong panahon ng pangangampanya, hindi nyo po ba na nalaman kung ano po ang mga pinagsasabi ng kandidatong si Leni Robredo? Wala po kayong ideya? Yung mga ibinintang niya sa kasalukuyang Pangulo na nag-appoint sa inyo? O pag, baka sabihin nyo, eh, political talk lang yun. Pagkatapos po ng eleksyon, nagsabi po ba? Umamin po ba? O sinabi niya po ba na pasensya na, mahal na Pangulo, lahat ng sinabi ko, political talk yan? Yung mga binintang ko sa iyo na ikaw yung behind, the man behind sa pagpapakalat ng sex tape, peking sex tape ng aking anak ay nagawa ko lang dahil sa eleksyon, humingi na ba man lang ng pase, yun po pinakamalupit na sa tingin kong ano eh, sa tingin ko na pinakamalupit na akusasyon. Ililinaw lang din po natin, no, si Pangulong Duterte po, yung mga nasabi niya talagang political talk yan, dahil pagkatapos na manalo na si Bongbong Marcos, nanawagan po siya na suportahan natin si Bongbong Marcos. Wala pong pahayag eh. Ang huling pahayag tungkol sa eleksyon ni Leni Robredo, sila ay nadaya. Nadaya. Ibig sabihin, hanggang sa kasalukuyan, inaamin pa rin ni Leni Robredo na siya ang nanalo. No? Nadaya eh. Kaya yung mga followers niya, hindi tumitigil yung hinihintay natin na pagkukonsid ng kanilang leader na si Leni Robredo, hindi po nagaganap. Yung pagbibintang po natin na patuloy po, yung dahilan po mismo, yung panawagan po ni Pangulong Marcos na unity, ang tingin natin isang malaking faktor dyan kung bakit yung mga tauhan, yung mga sumusuporta kay Leni Robredo ay patuloy na nagsasabi na si na nadaya ang kanilang kandidato. Eh si Leni Robredo mismo, hindi pa po nagkukonsid hanggang sa kasalukuyan. Hindi po niya kinikilala. Ibig sabihin, yung pagpapanalo, pagiging pangulo ni Bongbong Marcos
hanggang sa kasalukuyan ay hindi po kinikilala ni Leni Robredo. Sa makatuwid, wala pong pagkilala sa pagiging pangulo. Tapos DSWD, pinupuntirya nila. Alam na po, alam mo Secretary Erwin Tulfo, alam naming 31 million kung ano yung ginagawa ni Leni. Hindi ka namin pinagre-resign dahil nakipag-usap ka sa kanya. Yung mga pronouncement mo po, no? Dapat diyan nililinaw mo, tignan mo. Ang nakakasakit kasi marinig mo mula sa bibig ni Erwin Tulfo. Buti pa hindi ko narinig. Narinig ko sa interview ni Katunying kay Erwin Tulfo. Una, totoong nagpa-appointment si Leni Robredo at tinanggap nila. Sunog lahat ng mga si Mark Lopez at saka si Tipi na nagsasabi na si pinagtatanggol ka. Hindi po para ano, para sila mag-fake news. Actually, pinagtatanggol si Erwin Tulfo. Ayaw kanilang mapasama. No? At kay Leni nga nagalit yung mga supporter ni BBM. Ayaw kanilang mapasama. Erwin Tulfo, Secretary Erwin Tulfo. Ayaw kanilang mapasama sa mga supporter ni BBM at ni Sara Duterte. Actually, pinagalitan ka na ni Sara Duterte. Dahil yung pagiging matabil ng bibig mo, no? Hindi mo sinasadya na nasabihan mo yung mga teacher na wala kang tiwala sa mga teacher. Sinabihan ka na. Pero okay lang po yan dahil kilala na namin yung tatak Tulfo. Pero eto po, hindi po namin nakilala yung mga Tulfo. Tulfo. Bilang mga utu-utu. Alam na po namin, kilala po namin si Leni nang uutu eh. Kung harap-harapan, pinapakita mo na kaya kong utuin ni Leni Robredo, eh mag-resign ka na. Hindi iyo yung DSWD. No, yan po ay nasa gobyerno. Gobyernong pinamumunuan ng binoto ng 31 million. Si Pangulong Marcos, gobyernong hanggang sa kasalukuyan, pinuno namin 31 million hanggang sa kasalukuyan, ay hindi kinikilala ng gusto mong maging partner. Alam nyo ba kung ano masakit? Parang hindi kilala ni Leni, ni Tulfo si Leni Robredo o tayo yung pinaiikot. Ang sinasabi niya, alam naman po natin na foundation yan. Ito sa bibig ni Erwin Tulfo, hindi lang siguro ganito pagkakasalita. Alam naman siguro natin na foundation yan. Diba? Eh, nag-aalok sila ng tulong. Burahin nyo po sa isip nyo si Leni Robredo. Maganda po itong sinasabi ni Erwin Tulfo. Alam naman natin ang foundation niya, nag-aalok ng tulong. No? Eh meron daw silang mga volunteer doon sa mga liblib na lugar. Eh makakaabot po. Secretary Tulfo, alam mo ba na may gobyerno doon sa mga liblib na lugar? Meron tayong tinatawag na mga mayor, barangay captain, doon sa tinatawag mong mga liblib na lugar. Kung yun lang yung dahilan, okay lang po sana, no? Kung ang inaalok po nila, eh ang sabi po sa akin, eto lang po ang katanggap-tanggap sa amin, no? Eh ang sabi po sa akin, ang hihingi sila ng donasyon. Yung donasyon daw na hinihingi nila, eh ibibigay nila sa DSWD. Yung po katanggap-tanggap yun. Donasyon ang ibibigay sa iyo, kahit po galing yan kay, sa mga Padre Damaso. Okay kami natanggapin nyo yan. Pero ang inaalok pong tulong sa inyo, ha? Ang linaw sa bibig na mismo ninyo. Narinig ko sa interview nyo kay Katunying. Ang inaalok na tulong sa inyo, ha, ay mga volunteers nila na naroon sa mga sulok daw. Para makapagbigay daw ng impormasyon. Impormasyon lang ang binibigay na tulong, tinanggap nyo. Ano ba ang hindi kaya ng mga barangay captain? Ibig mo sabihin, mas marami ang mga volunteer ng Angat Buhay Foundation kaysa sa mga barangay captain at kayang pakilusin ng mga barangay captain. Ang dami mo pong ininsulto sa pakikipagtulungan mo dyan kay... Eh, ang una niyong iniinsulto, yung kakayahan naming mag-isip na 31 million. Alam naman natin na foundation yan. Eh gusto pong makipagtulungan. Ano po yung tulong? Impormasyon? Magpapakalat sila ng impormasyon? Hindi po ba insulto yan sa lahat ng LGUs natin? Eh, pagpapakalat lang ng impormasyon. Mamimigay kayo ng ayuda. Yung ba naman, mahihirapan po ang mayor dyan? Mahihirapan po ang mga barangay captain dyan?